Ano yung susunod? Same issue. Kasi yung asawa daw niya, binenta yung conjugal property. Asawa mo, binenta yung conjugal property. So, dalawang baka sa Nueva Ecija, sir. Okay, sandali. Baka to? Yes, sir. Dalawang baka, isang tricycle, tapos yung palending namin na pera, sir. Tapos, asawa mo to? Live-in, sir. Ay. Alam mo bang ibig sabihin ito? Hindi conjugal property. Ngayon, hindi mo siya asawa kasi hindi kayo kasal. So, walang conjugal. Dalawang baka, tama? Yes, isang sir. Tricycle. Ano pa? Yung palinding na pera, sir. Okay. Pautang? Yes, sir. Okay. Yung baka, sinong bumili? Siya, sir. Pero yung... Okay, sandali. Sa kanya? Yes, sir. Pera niya? Sa akin, sir. Pera niya sa'yo? Siya ang bumili? Yes, sir. Nasaan yung baka? Kinatay na? Buhay pa? Binanta na niya nga, sir, na wala akong consent, sir. Ibig sabihin, ginaantso ka lang ng kalibin mo. Yes. Alright. Doon tayo sa tricycle. Ang tricycle ba, binili niyo pareho? Siya, sir. Okay. Kanino nakarehistro yung tricycle? Sa kanya, sir. Binili niyang second hand, sir. So, sa kanya yon. So, paano natin ngayon habulin to? Sa kanya yon. Hindi nakapangalan sa inyong dalawa. Ang pangalan ba, ilumutang doon sa rehistrasyon? Mm-hmm. So, kung walang ganon, talo tayo roon. Ano pa yung isa? Lending? Yes, sir. Yung sa lending ba, may tanggapan kayo? Bali, o napapautang-utang lang kayo? Pinaano niya sa tao po, sir. Pinautang mo sa tao? Oh, ilang taong kayo nagsama? 8 months lang po, sir. Anong paninilbihan mo sa kanya? Ikaw ba'y tinuring na parang asawa? Yes, sir. Yun nga lang, may halong panluloko. Ano ang gusto mong gawin ko, sir? Dedihado tayo. Kasi ngayon, sir, may pananakot na po sa akin, sir. O di, layuan mo na siya. So about sa video-video po, sir. Sa video? Yes, sir. May sex video ka? Bali, ginigipit ka niya? Yes, sir. Nag-ano pa rin, anong pa, sir, nag-ano pa rin po siya sa akin ng pera, sir, na once na hindi ako mag-ano sa kanya ng pera. Pag hindi ka nagbigay ng pera, yung sir, yung pananakot niyan, magsasama-sama tayo sa hukay. Andito kasi yung palending, sir, may kasamang pananakot siya sa akin, sir, sa about sa sex video na kasi yung nasisingil niya, sir, hindi niya nare-remit kasi sa akin, sir. Pera mo yung palending? Yes, sir. Magkano, hindi, sandali. Relax. Magkano yung palending mo sa kanya? Bali, lahat-lahat po, sir, umabot kasi ng 163,000. So, pera mo yun? Yes, sir. Lahat-lahat ang kabuuan. Binigay mo sa kanya? Yes, sir. Ano pang trabaho mo? Yung unang kinakasama ko, sir, hiwalay kami. Yun yung support ng anak ko dati doon sa kanya kasi OFW sir. Yung naipon mo. Pinalending mo sa kanya. Yes, so ano gusto mo? Pumunta ko sa amin dahil may panggigibit, may pambablockmail. Makausap po sa sir. Makausap po sa sir na ano yung... Para? Para matigil na po sir yung pang ano niya po sa akin. Pang? Yung panggigipit, pambablockmail, yes, na kapag hindi mo siya binigyan ng perang pampautang, ilalabas yung sex video. Yes, sir. Saan itong asawa mo? Saan itong boyfriend mo? Nasa Nueva Ecija, sir. May kinakasama na rin po siya. Madami na po sa talagang naloko, sir. Anong trabaho niya? Wala nga po, sir. Ang trabaho niya po ng hutok ng pera po, sir. Saan ang trabaho niya? Hototero? Yes, sir. Sir. Ang boyfriend mong hototero na nabablockmail pa. Meron ka bang patunay na ikay binablockmail para madampot yung putok sa buho na yan? Meron ka bang blackmail na sinasabi mong sex video para nang sa ganon, makita siya at makita para ma-aresto siya? Meron siyang inano sa akin po sir, talaga sir. Oo. Kailan yan? Itong 2019 sir. Okay, ano nangyari? Yun yung ano niya po sir na ano na pero yung sinasabi niya sa akin tinatago daw niya daw yung memory po sir yun sa ano dito sa binalabas niya ba nilabas niya ba yun ang oh ganito na lang mahirap ang hinihiling mo sa akin makinig ko sa akin ano yes, pagpunta mo sa akin alagaan mo mga anak mo mga bata pa yung mga anak mo nanay ka hayaan mo yung tarong lalaking yan wala kang mapapala ako na magsasabi sa iyo. Walang kwentang lalaki to. Nakita mo na kung gaano ka loko-loko. Gusto mo siya makausap, hindi ko maintindihan kung naniningil ka, walang pambayad sa'yo. Pinipilit mo siya magbayad, ang dami niyang atraso. O talaga bang gusto mo siya magbayad para magipit, para magkabalikan kayo, tanga ka noon.
Anong pambabae niya sa'yo? Hototero siya. Manghuhututi siya ibang babae, parang babae sa'yo. Mali. Hindi mo sabihin, para mabayaran ka, manghutut siya, mangbibiktima siya ng ibang tao. Tigilan na natin yan. Halangin mo sa kanya, Diyos nang bahala sa kanya. Kung hindi man Diyos, yung may baybalik siya sa ibang magreklamo sa kanya. Ibang utak nito eh, bobo to eh. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinatulan mo to. Maganda ka naman, maayos ka naman. Pagkatapos, papatog ka mo sa walang kakwenta-kwenta. O, bakit ka bumaba doon sa taong walang mangmang at walang kaewan? Alik, yung mga anak mo, lalaki, babae? Lalaki, babae, sir. Lalaki, babae. Kung mahal mo sila, ang mga anak mo, itaguyod mo sila. Bigay mo muna sa lola mo. Mag-OFW ka ulit. Alright? Huwag ka na maghabol dyan. Wala ka naman ha. Hindi ko maintindihan kung habol ka ng habol sa kanya. Inaayaw nga. Hindi naman pwede magbayad sa'yo. Wala naman trabaho. Trabaho niya, hot-hotero. Manghuhututi sa iba para ibayad mo. Niloloko mo ang sarili mo. Wala siyang trabaho eh. Ngayon kita eh. Dami niya ng kaso. Wala ka bang ibang trabaho? So, paano ka nabubuhay para suporta ng anak mo? Nagbibigay pa rin po sa sa'yo yung saan. Yung tapos, saan. Yung suporta ng yung tatay ng mga bata, pinahihiram mo kay Marvin. Yun yung nagamit ko sa'yo. Bakit mo pinahiram sa'yo? Bakit di lang ikaw manegosyo? Magtinda ka ng kakane, magtinda ka ng kikya, magtinda ka ng fishbowl. Ganun sana. Eh, bakit binigay mo sa kanya? Hindi, naloko ko sa kanya. Pag-ibig yan eh, bulag eh. Ang aking payo sa'yo, parang payong ama na lang, ha? Si Ben Tulfo ng kausap mo. Okay? Nagbiyahe ka pa galing Laguna, makaabot sa akin. Nalulungkot ako sa istorya mo. Hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa rin. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng relasyon sa ibang mga lalaki pagkatapos kukuha ka ng suporta doon para sa mga anak mo. Hindi mo ginagamit para sa mga anak mo yung suporta ng unang kinakasama mo na tapat naman sinusuportahan yung mga anak mong kasalukuyan. Yung suporta ng ama ng mga anak mong kasalukuyan, ginagamit mo, kumbaga, ginagawa kang sugar mommy nitong si Marvin, binibigay mo sa kanya, pinatutustos. Sa kanyang kalokohan. Inhututan niya rin ako. Inhututan. So, pakinggan mo ako. Tama bang ginawa mo? Mali. O ngayon, alam mo na. Hindi tama kasi yung pera na yun para sa mga anak mo. Pag nalaman ngayon ng tatay ng anak ng mga batang sinusupport, baka tigil ngayon eh. Baka kunin lang anak mo, bahala ka na sa buhay mo. Wala kang karapatan gamitin yung pera ng mga anak mo na ibinigay ng unang nakasama mo para sa anak mo. Ang ginawa mo ngayon, yung perang para sa mga anak mo na dapat binigay mo sa mga anak mo, pinantustos mo na si sugar daddy mo. Si sugar daddy mo, puti ng Marvin na yan. Nanghuhutot pa. Ngayon, hinahabol mo siya. Hindi po pwede yun. Kasi unang-una, wala siyang kinikita. Pangalawa, nanghuhutot lang siya eh. Trabaho niya, hutotero eh. Gold digger kung tawagin. So nakikita mo sa akin. So ngayon, nandito ka sa akin. Ang tangi magagawa ko, hindi kita pwedeng tulungan. Gigisingin lang kita. Kawawa yung mga anak mo. Yung perang yun dapat napunta sa anak mo. Pinanghanda mo sa kanilang mga pag-aaral na kasi 12, 13, kung ano man yung edad, mag-high school na. Hindi pa huli lahat. Ayusin mo na lang itong buhay mo rito sa mga anak mo. Nanay ka eh, hindi ka na dalaga. Sige, umuwi ka na. Sundin mo sinabi ko sa'yo, payo na lang.